Ako nga pala si Ray. May uga niya. Gagawa kami ng isang vlog sa para sa YouTube, no? So, ang aming purpose o advocacy ay para mabuhay ang rock and roll during the late 70s through the 80s and to educate those people, youngsters na hindi nakakaalam kung ano yung mga sounds nung araw, no? Tulad ng mga legendary band na Pinoy Rock na Juan de la Cruz, Maria Capra, Sampaguita, Asin, and the like. So, yun po yung ating mga pinagkakaabala noong mga panahon ng dekada 70. So, at the same time, maintindihan nyo kung ano yung sounds na rock and roll kasi iniisip nila pag rock and roll, mga turugista, mga ganon. So, hindi po totoo yun. Yung iba siguro gumagamit pero, well, nasubukan natin pero hindi po tayo nagpadala sa mga ganong bagay. Sounds po talaga ang ating pinag-uusapan. Pure music, rock and roll during the 70s and up to the 80s. So, ang ating pong mga idol tulad ng Juan de la Cruz Band, sinasabi ko, especially my idol, Mike Hanopol. So, salamat sa kanya na na-invento yung salitang Jeprox, no? So, thank you very much, idol. Mr. Mike Hanopol. Mga Jeprox, narinig niyo ba yun? Mga Jeprox, tuloy tayo. Bago po tayo magtuloy-tuloy, gusto ko lang malaman nyo kung paano po tayo na-influensya ng rock and roll during my younger days. So, ako po ay panganay na anak sa limang magkakapatid. Dati po kaming taga-Pasay na natira po ng Guadalupe. At starting from Guadalupe, Makati, lahat po ng tropa ko doon, mga Jeprox, mahilig po sa mga sounds ng rock and roll. So, ako naman po simula nung 11 years old, nakikinig na po ako sa RJ. No, RJ, alam naman po natin ang RJ nung araw is number one rock and roll band na kinikilala sa buong Pilipinas. Ang aking paboritong DJ si Howlin' Dave. So, si Howlin' Dave, isa po yan sa mga magagaling na DJ sa RJ. So, yan po ang start ng ating history ng rock and roll. During my days, no? During my younger days. So, nung matira po kami sa Guadalupe, ang aking mga tropa ay magagaling at may hilig sa mga rock and roll sounds na. Gaya nga po na sinabi ko nung una, Pinoy Rock, Juan de la Cruz, Maria Capra, Sino, Asin, Sampaguita, and so many more. Yung mga ganong tipo, hindi po natin pinaliligtas yan dahil yan po talaga naman ang hit na hit nung mga panahong dekada 70. So, ito po yung nag-start ako ng mga late na plaka. So, sinasabi ko kanina, ito yung ating idol, Juan de la Cruz Band, at si Michael Paul. Ito po yun. So, from the time na kinolekta natin po ito, as kabilang sa aking koleksyon, ito po ang aking kapatid, si Renato. Siya po ang alaga nito. Siya po ang naglilinis. So, inaasikaso niya po ito kasi para sa akin, napaka-precious po nito dahil koleksyon po ito eh. So, ito po yung aking attention na ito. Okay. Itong collection na ito, napakatagal na ito. Siguro, ano ito eh? May ilang years na yun sa tingin mo? Maliit pa ako. Siguro, sounds ko na rin ito. 4 years old lang ako. 40 years. Siguro, hindi mo masasabi na, makakaisip ako ng gano'n na magiging music lover ako dahil sa kapatid ko na pangalan na araw-araw lagi, yun ang pinutugtog namin. Makatapos, isip pang pinakamatimpi sa lahat, ang tatay namin, musikero.
si Sian, si Kero, lahat. Hindi lang namin nakuha ang gumamit ng instrumento. Yung instrumento, oo. Kaya, pero nakakuha namin lahat ng boses nila. Nakang tatay ko. Kaya, siguro, ang masasabi ko, napakasarap ba din. Music lover. Napakasarap. Lalo na yung sabay ka sa uso. Like Mike Hanopol. Ang gali ng Jeprox ay matitino. Kaya, tandaan ninyo, hindi porkit Jeprox masama. Okay. Ang Jeprox ay okay. Okay, Tol. Maraming salamat. Okay. Okay, mga ka-Jeprox, sana po magustuhan nyo yung aming episode o ang aming vlog. At alam ko naman sa mga susunod na pagkakataon na aming ipapalabas, abangan nyo. Marami pa tayong may ipipicture about rock and roll music. Hindi lang sa music, kundi sa mga album na nakolekta ko. At sa mga ka-Jeprox ko, na mga nagsimula ng mga dekada 70, kamusta po kayo dyan? Sana po, nandiyan pa kayo, kagaya ko, na hanggang ngayon, rock and roll music pa rin ang pinakinggan. Rock and roll sound, maging Pinoy band man yan, o foreign band man yan, basta rock and roll lang, number one. Yan po ang ating pag-uusapan. At to educate all those youngsters na hindi nakakaalam. Ulit ko, ibibigay natin sa kanila ang mga sounds na dapat nilang malaman noong mga dekada 70 at dekada 80. At huwag niyo po kakalimutan, hit like and subscribe, especially to click the bell button. Maraming salamat po and good night. Happy viewing, mga ka-Jeprox. Salamat po. Good night. Thank you. Hey, hello, mga ka-Jeprox. May nakakalimutan tayo. Sandali lang po. Kung meron kayong gustong i-discuss about sa music during the 70s and 80s, rock and roll lang ang pag-uusapan natin, just comment below and we will discuss on our next episode. Okay? Sige po, sa mga ka-Jeprox natin dyan, saan man kayo naroon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Sa mga nag-subscribe at magsusubscribe, magandang gabi po. Mabuhay po kayong lahat. Love you. Thank you.